Mahigit 300 taon na mula nang sakupin ng mga Kastilang konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinunod ng buong kapuluan. Ang sinumang sumuway ay malupit na pinapahirapan at pinapatay. Ito ang 1872 Cavite Mutiny. Layunin ng mga Pilipino na patalsikin ang gobyerno ng Kastila dahil sa puwersahang pag-alis nito sa kanilang mga karapatan at mga pribilehiyo bilang isang manggagawa sa artsinan. Sumusobra na sila. Pati ang ating mga buwis ay pilit nilang itinataas. Pati ang ating pribilehiyo ay pinipersang pinapalis sa atin ng mga Kastila. Kung gayon ay lalaban tayo para sa ating karapatan. 20 ng Enero sa taong 1872, naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng Pilipinong manggagawa sa arsenal laban sa Kastila sa bayan ng Cavite. Para sa karapatan naming mga Pilipinong manggagawa! Para sa pagkakapantay, pantay! Nabigo ang mga Indio sa kanilang pag-aaklas at dahil dito, nadawit ang tatlong pare na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang pag-aaklas ay pinaghandaan ng mga Indio upang sila'y makabuo ng kanilang hari at yon ang mga pare. Hindi natin hayaang mamuno ang mga pare nito. Kaya't kailangan natin patayin ang mga pare ito. Inakusahan ang tatlong pare na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora bilang isa sa mga nag-udyok at sumuporta sa pag-aaklas ng mga Pilipinong Indio laban sa mga Kastila. 27 ng Enero sa taong 1872, inaprubahan ni General Rafael Izquierdo ang parusang kamatayan sa 41 Indio, kabilang na dito ang tatlong pare. Kumusta mga pare? Ako po Soledad Egyptian. Ako isang tagapagbalita mula sa La Papela, Soledad. Ako po ay narito tungkol sa pagkakasanggot sa inyong mga pangalan sa pag-aaklas na naganap sa Cavite. Wala kaming kinalaman dyan! Meron po akong opisyal na ulat na nagsasabing kayo raw po ang napasimula. Hindi yan totoo. Lahat ng sinasabi nila ay pawang gawa-gawa lamang. Hindi namin alam kung sino ang umatake sa mga Kastila. Tama. Nagsasabi kami ng totoo. Hindi namin yan magagawa. Labimpito ng Pebrero sa taong 1872, hinatulan ang tatlong pare ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Mamamatay ako, malinis ang aking budhi. Wala akong kasalanan. Dahil sa di makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino. Ang kamatayan ang nag-udyok sa Batang Rizal na isulat ang pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo.
buong puso kong iaalay ang nobelang ito para sa inyo. Pagkamat huli na, ay hindi ko makakalimutan ang kabayanihan ninyong ginawa para sa ating bayan. Dahil sa pangyayari na naganap sa Gumbursa at ang paglimbag ng El Filibusterismo ni Rizal, unti-unting nagkakaroon ng kamalayan ang mga Pilipino. Dahil dito, naganap ang makasaysayang 1896 Philippine Revolution, kung saan pinamunuan nito ni Supremo Andres Bonifacio. Tayo'y magwawagi, abot na now ang bagong araw. Puso diwa ng bayang kinusta, sumisigaw. Hustisya at paglaya ng bayang api, walang katarungan na ang taon. Awak ng dayuhan, sulong bayan, tayo'y magwawagi. Ating yaman, laging ipaglaban, lupa.